Hey guys! Welcome back to my channel. It's me again, Carla, and welcome to the video. So for today guys, meron na naman tayong panibagong video. So I'm gonna be featuring Bill is App. So, na-discover ko yung app na to noong mga panahong walang-wala akong sahod for 2 months. And kailangan kong mangutang ng pera, but ayoko mangutang sa ibang tao dahil what if madelay ako ng bayad or something like that. Pero ayun nga, so nag-sign up ako sa BillEase. So sobrang quick and easy lang yung pagsa-sign up, guys. So yung unang-unang offer nila sa akin is around 4,500, and hindi ko siya inutang, guys, dahil I'm a bit hesitant na baka mahilig silang maningil, or ito yung mga app na hindi pa nga due pero naniningil na sila, or magpo-post sila ng mga threats about you or something like that, and kaya hindi ako nangutang. And the next week, tinry kong inopen si BillEase, and ayun guys, meron siyang binigay again na credit limit na around 6,000 pesos. So yung aking 4,500 na dagdagan ng 1,500, kaya naging 6,000 na siya. And I tried na mangutang, guys. So ito yung aking upcoming due. So meron akong utang na 1,000. And sa 1,000 na yan, guys, is meron siyang interest na 70 pesos. And meron ulit akong utang na 500. Hindi ko alam mo ba't 500 to. I nearly forgot. Okay. I forgot. Basta, ayan siya, guys. Ito yung mga utang ko. And, yeah. So, hindi pa activated yung aking cash loan. So, what I did was, para mangutang kay BillEase, is I tried the e-wallet and tinatop up ko siya sa GCash ko, and meron ditong choices kung magkano yung uutangin mo. So sa 500 pesos meron silang 3 months installment, and yung papasok sa account mo is around 450 lang. So dinideduct agad nila yung 50 pesos na interest, and meron ditong choices if ilang months, if 2 months, good for 2 months, or ganyan. So, ayan yung babayaran mo. And then, meron dito, medyo malaki-laki, guys, yung interest when it comes dito sa BillEase na top-off. Not unless, sabi ng iba, mas mura yung interest kapag nasa cash loan siya. So, if you guys are interested, you can try BillEase if feeling nyo minsan nadidelay yung sahod nyo, and very big help pag nadelay yung sahod nyo, and then magbabayad kayo kay BillEase, as much as possible tataas yung kanyang offer or credit limit na mabibigay ni BillEase sa inyo, and hopefully ma-activate yung inyong cash loan. So that's it for today's video, guys. This is just a quick video about BillEase, and I just wanted to share this with you. So yeah, thank you guys so much. Bye.